Dobar dan guys, and welcome to my channel. Wow! Okay, so for today's video, wala lang, samahan nyo lang ako, mag-isla lang tayo, and tingnan natin yung status ng Dubrovnik as a top attraction tourist destination dito sa Croatia during November. Okay, tingnan natin sa mga nagbabalak na pumunta dito during winter, November, December. Kung tingin nyo ba is pwede pa bang puntahan Dubrovnik during winter since yun nga top tourist attraction ang Dubrovnik Altam. So okay, labas tayo. Ayan. May mga restaurants pa rin naman na nag-ooperate pero siguro 85% na lang yung open. And naulan ngayon guys and I'm just so excited kasi nag-start na sila maglagay ng mga Christmas decorations dito sa Altam since meron sila Christmas Festival dito by November 26 daw yung start until December. So, everyday may progress ng mga decors dito. And excited talaga ako na matapos na siya kasi first time ko mawi-witness yung Christmas Festival dito sa Dubrovnik. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Punta ako ngayon ng Konzum kasi bibili tayo ng mga regatos pang ulam. Wala akong trabaho ngayon. And hihintay pa rin talaga namin kung meron kaming trabaho di during winter. Pero I'm just so thankful kasi na-renew na yung residency ko dito sa Dubrovnik. And ayun nga, 1 year pa tayo dito sa Dubrovnik. So, change of plans tayo. Akala ko sa Zagreb na ako during winter. Pero mabait talaga si Lord kasi nabigyan niya ako ng employer dito sa Dubrovnik during winter and for next summer. Ayun. So, naulan pa rin and napaka-konti na ng mga tourist dito. And in fairness, kahit umuulan, may mga turista pa rin na dumarayo dito. Lalo na kapag siguro pag maaraw, ang dami mga Koreans, Chinese, at syempre mga ibang European counterpart na pumupunta dito. Sa mga nagtatanong, if meron bang hiring, may mga job openings ba dito during winter? Sad to say, wala po talaga akong mahanapan. As gusto kong tulungan yung mga kababayan na naghahanap ng winter job kasi ang dami-dami daw pong mga naghahanap ng trabaho. Since mostly nga yung mga trabaho dito sa seaside, sa mga kalatig bayan lang ng Croatia, is seasonal lang during summer. Usually 6 to 7 months lang yung trabaho nila. And kung meron man dito nag-ooperate whole year, yun yung mga hotels. And ang ano lang doon kasi di sila nag-hiring during winter. So, for sure, sa summer, meron ulit yan. And for next summer, sorry, for next year, euro na yung currency dito. So, ang hinahope ko lang talaga is yung maging Schengen siya and maging, alam mo yun, maging advantage din sa akin as a Philippine passport holder, di ba? Pero syempre, may mga restrictions pa rin yan. Pero yung syempre, di ba, hopya pa rin tayo na meron na advantage tayo doon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please follow my YouTube and TikTok and Instagram. Thank you. Ciao.